everyone, it's me, Teacher Rodinin again, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, I'm gonna show with you kung ano-ano nga ba ang dapat maging content ng inyong LDN Practicum Portfolio. So, kung matatandaan nyo, may ginawa akong vlog regarding sa ating study notebook. So, yun yung una nating requirement sa LDN course. Tama ba, teacher? So, kung kayo, nandun pa lang kayo sa part na yon, don't worry kasi meron din akong ginawa doon and I will post the link sa description box. Okay? So, ngayon, focus tayo sa content ng LDN Practicum Portfolio. Okay? I'm gonna share with you kung ano nga ba yung mga nakuha kong ideas, mga na, natutunan ko regarding sa dapat laman na ating portfolio kasi nag-seminar kami dito last time. So, i-share ko lang sa inyo sa abot ng aking makakaya. Okay? So, first, LDN artifact. So, ito yung dapat makikita nila na requirement material or required material sa inyong portfolio. Ang guidance namin ko, first is the individual learning monitoring plan. So, dapat kayo ay may maipapakita ditong 2 to 3 ILMPs to show the improvements you made in creating ILMPs. So, kailangan more than one siya para lang may maiko-compare sila kung paano ka ba gumawa ng ILMPs. Okay? After you attach or maglagay ng ILMPs sa iyong portfolio, you will just put an annotation or compare the parts of the ILMPs in which you made adjustments. The ILMPs could be for the same student or for different learners. Kung ikaw ay magbibigay ng ILMPs na sa isang bata lang for different weeks or for different quarters, okay din yon. Or kung ikaw ay magbibigay ng ibang ILMPs sa tig-isang bata, okay lang din yon. Okay? So, saan ba siya papasok na PPSS trans? Ito ay papasok sa 3.1, which is the learner's gender, needs, strengths, interests, and experiences. Kasi diba, kung matatanda nyo, bago tayo mag-start ng ating school year, isa sa mga seminar natin is kung paano nga ba gawin itong individual learning monitoring plans. Diba, dito natin nakikita yung strengths and weaknesses ng bata doon sa karaniwang week or karaniwang topic. So, doon siya papasok. Okay, so, move on tayo sa next LDN artifact. So, the second one is lesson plans. Example, DLP, DLL, WHLP, WLP, WLL, lesson exemplars, and so on. So, ito yung kailangan makita sa second artifact nyo. Okay? So, ito, hindi naman ito mahirap na artifact kasi we all know na tayo mga teachers, kailangan talaga natin may present na lesson plan. Kahit wala tong LDN course, di ba? So, kailangan lang you may include 2 to 3 lesson plans from different quarters to show the improvements you made in creating them. So, gaya dun sa individual monitoring plan, dito din, kailangan mo din magkaroon ng annotation kung saan ka or maipakita kung paano ka gumawa ng lesson plan. Kung saan ka nagagawa ng adjustments, you may cover the following competencies, so learning objectives, performance tests, learning outputs, and etc. Okay? So, pwede dito 2 to 3 lesson plans from different quarters. Okay? Kung saan ka kumuha ng lesson plan. So, sa amin, pwede isa sa first quarter, isa sa second quarter, isa sa third quarter. So, kayo ang bahala doon. Okay? So, saan siya papasok na PPSS trans? 3.4, learners in difficult circumstances. 4.1, planning and management of teaching. 4.2, learning outcomes aligned with learning competencies. 5.1, design, selection, organization, and utilization of assessment strategy. Okay? Then, next, the third one. Teacher-made modified learning resources. So, this is the third LDN artifact or required materials para sa ating LDN portfolio. You may include any of the following learning resources. Diba tayo, mayroong mga division na dalawang modality. Mayroong modular, mayroong online. So, kung ikaw ay isang modular teacher or nasa modular distance learning, 2 to 3 sample modules. So, i-attach mo yun doon. Paano naman kung ikaw ay nasa online? So, for the online, dito
siya ng 2 to 3 online lessons, presentation quizzes using collaborative technology. Pwede dito yung Google Classroom, di ba? Zoom meeting, so pwede yun. And annotation, highlight or compare the parts of the learning resources where you made adjustments. Okay? So, katulad lang din to ng lesson plan. Hindi naman din to mahirap kasi di ba sa modular, meron tayong binibigay tayo ng sample ng modules. So, i-attach mo lang yun. So, sa online, since meron tayong mga synchronous classes, pwede na, di ba, imposible na wala tayong screenshot doon. So, may screenshot ka lang doon. Or katulad sa amin, meron kami platform which is the LMS, Learning Management System. Tama ba, LMS? So, yun, yung pwede namin gamitin as artifact dito or materials dito para sa third artifact na to. The next is the PPSS Trans. Saan ba siya papasok? 4.5 Teaching and Learning Resources including ICT. So, dahil sa mga online distance learners. 4.2 Learning Outcomes aligned with Learning Competencies. 5.1 Design, Selection, Organization, and Utilization of Assessment Strategies. Okay, so next, Certificates of Participation in Any Professional Development Activity. So, dito, sobrang dami nating nasalihang seminar. Imposible na wala tayong mapapakita dito. You may include certificates received from 2 to 3 professional development activities. So, in the annotation, briefly explain whether these were part or not part of your original professional development goals in your development plan and how you applied what you have learned in your work as a teacher. Okay, so, ito, madali lang naman yung parang gagawa ka lang dito ng simple annotation regarding sa natutunan mo and how you will apply it in our career as a teacher. Then next is, saan siya papasok na PPSS Trans? 7.3, Professional Links with Colleagues, and 7.5, Professional Development Goals. Okay, next one. Reflective Summary. So dito na. This reflective essay should answer the question, do you feel that this collection of work really reflects your abilities and what you have achieved this year through the LDM course? Why or why not? So, lahat ba ng artifacts na nakapaloob dito sa portfolio mo ay sumasalamin dun sa mga nagawa mo or na-achieve mo this year? Okay? Your reflection should describe your personal experience in implementing distance LDMs. So, bawal dito yung kopyahan kasi each of us, meron tayong pagkakapareho, pero hindi sa lahat ng bagay. Diba, iba-iba tayo ng experiences, iba-iba tayo ng experiences sa modality na puntahan natin, sa mga batang nahawakan natin, sa mga parents na na-encounter natin, diba? Iba-iba yun na na-experience natin, okay? Show depth of analysis and synthesis of this experience and relate it to your professional standards and to your professional and personal development goals. So, dito, nasabi din sa amin ng aming LAC leader na kahit anong sasaloobin mo, pwede mo dito ilagay. Kasi reflection nga ng kung ano yung nangyari sa'yo for the school, for this year, okay? So, the PPSS Trans na nakapaloob dito at pumasok is 7.4, Professional Reflection and Learning to Improve Practice. Okay, next, MOVs on Engaging Learners for Their Progress and Achievement. Dito wala ng annotation dito ha. You may include lang photo documentation of alin man dito. Para mas maganda kung lahat meron ka kasi madali lang naman. Conversations through chat, text, video conference about class requirements. Next, notes or messages as feedback to their submitted output. Or next, kumustahan consultation session with learners. Then, halimbawa meron kang conversation with your students sa Messenger. Kapag nilagay mo to sa iyong portfolio, kailangan naka-blur yung name or yung photos ng student mo or ng guardian naka-usap mo to protect their privacy. So, yun yung paalala sa amin. Okay? Saan siya papasok? 5.2, Monitoring and Evaluation of Learning, Learner Progress and Achievement.
5.3 feedback to improve learners. So ulitin ko, wala nang annotation na kailangan dito. Okay? Next one is MOVs on professional engagement with colleagues. Okay? So ano nga ba yung mga kailangan dito? You may include photo documentation of socially distanced in person, online synchronous LAC sessions, LDM related LAC chats, faculty meetings, in-service training. So kung kayo ay meron LAC sessions, di ba yung iba nagpupunta sa school to have LAC sessions pero limited number lang yung ng participants. So pwede yan kung meron kayo mga photo documentation. Pwede kayo manghingi sa mga naging facilitator, sa mga nag-document, meron sila niyan. Or kung meron naman kayong text messenger Viber na LDM related LAC chat, so pwede din. Faculty meetings, teacher din, or sa kung kayo ay nasa Zoom meeting lang or Google Meet, pwede din. In-service training, pwede din. So yun yung mga photo documentation na kailangan. Saan papasok? 7.3 professional links with colleagues. Next one. On engaging key stakeholders in the teaching-learning process. You may include photo documentation of, alin man dito, conversations with parents, guardians through chat, text, video conference, parents dropping off modules at designated school boxes, again, their names and photos of parents, guardians to protect their privacy. So, di ba, minsan kapag nagbibigay tayo or meron tayong retrieval or distribution ng modules, nagpipicture tayo, nagpapasulo tayo. So, yun ang pwede nating gamitin. And then, halimbawa kung nagbigay tayo ng mga report cards with the students through send lang sa kanilang email or through face-to-face, a limited number lang ng mga parents na pupunta. So, yun. Pwede din natin magamit yung mga naging picture natin doon. So, again, blur names sa and photos para ma-protect ang kanilang privacy. Saan papasok? 5.4, communication of learner needs, progress and achievement to key stakeholders. 6.2, engagement of parents and the wider school community in the educative process. Okay? So, all in all, ito yung mga kailangan makita sa inyong LBM portfolio. Okay? Again, iba yun sa study notebook natin, ha? Iba pa yun. Ito, panibagong requirement para sa ating LBM course. This is the portfolio po. So, ito yung mga nasabi sa amin na kailangan makita. So, I hope na na-share ko sa inyo kung ano nga ba yung dapat laman or magiging content na inyong mga LDM practicum portfolio. So, if you have any question, you can just comment down below. And sa mga wala pang copy ng ILMP, meron ako. So, ilalagay ko na din sa description box yung link kung saan nyo pwedeng kunin. So, ang the best din kung ano bang format ang gagamitin dito ay tanungin niyo yung may hawak sa inyo or yung LAC leader niyo, kasi every division ata parang I think iba-iba yung format na nare-require nila. Kasi sa amin, ang pinapagawa is naka-PowerPoint presentation format. I don't know lang sa iba. So, para maging sure lang, ask nyo yung mga LAC leader nyo. So, I hope talagang may naitulong ako. If you have any question, gaya na sinabi ko, comment section. So, sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. So, this is Teacher Ronlyn. Thank you for watching.